Hello guys, good morning po sa inyong lahat. So ngayon ay nandito na naman tayo sa Babuyan. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga binaba na beak, yung mga kulay brown. So titingnan natin. So guys, ayan na po sila. So ito ay malaki na talaga ito. May mga 30 kilos ito. So yung ito, nandun po yan. Yan, nag-iisa. So dito siya nilagay sa may kapulong ko. Patatapos ko lang magpakain, so makain pa rin sila. So ito naman ay hinati ko sila. Doon tatlo, dito yung lima. So mga lima nito ay puro yan mga lalaki. So makain sila. So magkano kumain sila nito, kaya mabilis na lumaki. Yung nandito naman ay ito yung gagawin kong inahin. Tatlo sila. Yan, ito, at saka yung, ayun. So, ayan, ang kinakainan nila ay starter. So, wala na sila doon sa may pre-starter kasi papunta na sa mataas na antas na feeds. So, pagkatapos ng starter, go-over na. At wala na sila kumain. Puro mga babae ito. So, ito ang gagawin kong inayong baboy. So, meron pang isa dito na kulay brown din. So ito yung nasa gitna, yung maliit. So yun pala guys, ako ay nagpapakain ng dalawang beses na sa isang araw. Isa sa umaga, isa sa hapon. Pero may iba na nagpapakain na isa sa umaga, isa sa tanghali. Isa din sa hapon, tatlong beses. Pero dito po sa amin, dalawang beses lang. Laki na nito. 30 kilos ito. 30. Gano'n dito, kung kinakain nyo, mais na buo, yung mga hindi pa nagiling yun. So, may buo na kasama sa pits. Mga pa doon likod eh. Ito ang pinakamalaki. Siguro mga 32-33 kilos nyo. So ayan guys, yung itong dalawang kulungan, paliwalo yan, magkakapatid silang natinati ko lang kasi nga marami namang kulungan na bakante. So ang mga lalaki binukod ko na, mga babae binukod ko na rin. Yung mga didi naman na gawing inahing baboy, okay naman, kompleto naman, kompleto. Pantay naman ang didi niya, saka parehas buhay. So, mga pertahan niya, okay naman, saka yung mga tindig. So, ayan. Dati may mga kulay na inahing baboy di kami, okay naman, di naman, matapang or hindi naman maliliit ang mga beak. So, natural lang din naman kagaya ng mga puti na may kulay. So, mamaya yun, ubos na yung pagkain ng mga ito. Ito ang pinakamaliit sa kanila. Buti nga lumaki na siya. Lumaki na siya eh.
So, kaya yun, ito yung binukod na nag ano, nagtatay ng basa. So, binaba ko na. Kahapon ko na yan binaba sila ng umaga. So, ang bibigat po. Meron mo mga 30 kilos. So, minsan lang naman. Pero karamihan talaga, nagbababa kami ng mga biik na hindi ganong malaki. Kasi nga, masakit sa balikat. Pero, nung nag-iingat na kami ng maigi dito sa Babuyan, so, kinukuskus ko lagi ng kinukuskus ko lagi ang kanilang kulungan para sure na walang mga dumi or virus. So, binababaran ko ng Clorox. Mga ilang buwan malalaki na ito kasi itong mag 2 months mahigit or magi 3 months. Nakaupo sila magkumain. Lalaki. So, busin niya, babalik siya. Mas malakas mo kumain ang lalaki kaysa babae. So, yun ang napapansin ko. Mabilis lumaki. Kaya minsan ang mga lalaking baboy, pag malakas kumain, hindi maiwasan, merong taba. So, ayun, ang ginagawa namin ay pinapakain ng finisher para malusaw yung taba. So, mas maganda talaga guys, sa tamang edad, ibibinta yung mga baboy para yung karne ay maganda. So, ayan sila, tapos na sila kumain. Mamaya matulog na yan. So, mamayang hapon na naman ako magpapakain. Laki na nila. Ganda na. Galing nila magpumain. Nakahiga sila. Yan ang nakahiga. Hindi sila nakatayo na. Tayo sila kain. Kaya yan ang ginagawa nila. Kaya minsan ang kapatid nila hindi makakain. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. So, pinakita ko lang sa inyo na binaba ko na yung mga biik na yun na galing dun sa mga panakan. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video. So, until next time po, may share naman ako sa inyo. At saka, abangan nyo po ang mga bagong video ko or mga latest video ko. So, maraming salamat po sa mga solid supporters ko, silent viewers, sa mga OFW. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Thank you po sa pag-support sa aking YouTube channel, Gers Vlog. So guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po.